Hi, hello po. Kumusta po mga dude? Ito po ay collective reading. Timeless reading po ito mga dude. Ano man po yung inyo pong zodiac sign. Kung nadaanan mo ang video na to at hanggang ngayon ay nandito ka pa rin, confirmation nito na ano man yung zodiac sign mo, ano man yung gender mo, ito yung kailangan mong marinig ngayon. Ngayong araw na to na napanood mo to kasi timeless reading po ito, Knight of Cups. Okay, so meron po dito na may gusto sa'yo. Yan po. Na magsasabi ng nararamdaman sa'yo. Okay, so maari pong kasalukuyan, nararamdaman po ninyo ay parang talo ka. Parang walang nangyayaring maganda. Parang mentres ginagawa mo ng paraan masolusyonan ang mga bagay-bagay, mga problema mo, parang lalong nagkakaloko-loko yung sitwasyon. Parang lalong nagiging komplikado. May mga nagsasabotage sa'yo o may mga tension. Yan po. Na mentres umiiwas ka sa conflicts, lalong meron ka nakakasagutan. Ganyan po. Kung ganito po yung sitwasyon po ninyo. Kung hindi, skip nyo po. Maaring hindi ito yung mensahe para sa'yo. Kung nakakakita ka ng 333-555, maaring sign ito na confirmation na reading mo to, ano man yung zodiac sign mo. Knight of Wands, kung may mga hinihintay ka na opportunity or pera or good news, ito na yon. Ngayong araw mo ito matatanggap. At meron ding parating sa'yo na tao na tutulong sa'yo. Merong masculine na lalaki na maaring may gusto rin sa'yo. O sa ilan naman po ay ano man po yung gender, may tutulong sa'yo. At mabilis yung action niya. Halimbawa, humingi ka ng tulong, nag-message ka, nag-email ka or tumawag ka, agad-agad niyang gagawa ng paraan para matulungan ka. Okay, isang sign din po ito na kung meron kang gustong gawin, okay, ngayong araw na to, meron kang gustong gawin, gawin mo. Yan po, ito yung perfect timing na gawin mo. Okay, so sino man ang may kailangan ng mensahe na to, get more information. Kung meron kang nasa isip ngayon, huwag... Yan po, kung meron kang nasa isip ngayon, ay gawan mo agad ng action yan. At mag-research ka. Alamin mo. Siguraduhin mo muna kung tama yung kutub mo. Yan po, yung nasa isip mo. At kailangan may alam ka sa gagawin mo. Kung ano man yung balak mong umpisan, kailangan mag-research ka muna. Alamin mo muna kung ano yung mga pros, cons, ganyan po. Kailangan muna ng mas marami pang impormasyon o detalye tungkol sa bagay na yan. Kasi ano man ito, mga dude, ay magiging successful. Kaya no, nandyan yung success. Magandang mensahe yan sa inyo, mga dude. Success. Ano man yung hinihintay o pinaplano mong gawin, o yung uumpisaan mo ngayong araw na to, magiging successful yan. Ano pong kailangan marinig? Okay, eto yun, no? The Phoenix. Magiging successful, magtatagumpay, at maganda ang transformation. Okay. Kung bigla ang magbago ang isip mo ngayong araw na to, ganun pa rin, magiging matagumpay pa rin yan kung ano yung plano mo. Yung change mind dito na energy, kung bigla ang magbabago ang isip mo, makakatulong yan. Kasi mga quick decisions ito, Knight of Wands. Makakatulong sa'yo. Huwag kang matakot na biglang magbago ang isip mo na baka hindi maging okay. Hindi po ganun. Kung biglang magbagong isip mo, ibig sabihin, sinunod mo yung intuition mo or sinunod mo yung advice sa'yo ng mga ancestors mo or ng guardian angel mo. Konektado. May malalim na connection sa inyo pong guardian spirits. Clock. Okay, so ito na yung oras para magkaroon ng healing. Kung ano man yung kailangan magkaroon ng healing, ngayon na po yan. Ngayong araw na to.
At ngayon din po mangyayari itong ascending. Perfect timing talaga. Okay, sa ilan naman po ay need time, takes time. Maghihintay ka na matapos muna yung healing na proseso, yung kailangan kasi mga ate, mga dude ay talagang daanan mo muna, mapagdaanan mo muna yung mahirap na proseso. Pero nandito na yung ascending na energy, so talagang transformation ito. Pataas na yung energy, yung vibration, mga ate, mga dude, yung kayo po ay nasa ascending na timeline ng buhay po ninyo, lalo na po sa career. Kung may makita kang lobo o kaya phoenix picture or sa video or marinig nyo po phoenix, yan po ay sign na kayo po ay talagang ascending na po yung energy po ninyo. So magbabago na, malaking pagbabago ito sa buhay po ninyo, mga tayo, mga dude. Kung sa love life man po yan, yung inaabangan po ninyo, or sa inyo pong career, mas mabilis na ngayon po yung success. Mas mabilis nyo na po yung matatanggap kung ano man po yan ang kailangan po ninyo. At may progreso talaga. Marami kang matututunan. Nandito yung learning, new phase, preparing for union. Ang union kasi ay pwedeng sa love life po yan. Makikilala nyo na po yung inyo pong romantic partner. Mas makikilala kasi get more information. Ngayon po, kung mapanood po ninyo to, malalagpasan nyo po yan. Meron dito sinasabi na 3 to 5 days. 3 hanggang 5 araw. Mararanasan nyo yung ascending. Yung ganito po na magbabago na yung buhay po ninyo. Phoenix, pagkatapos po ng sobrang stress, yung sobrang dami po ninyong problema, yan po, renew. Yan po. Maaring sa ilan na magre-renew ka ng kontrata, deep knowing, ayun o, deep knowing. Maaring 43 ka na or magpo 43, may owl kang makita. Sign ito na kayo po ay old soul o kayo po ay meron talagang ganito, ancient wisdom yan. Mas malalim na kaalaman na hindi basta-basta nalalaman ng iba, na ikaw lang yung nakakakuha ng ganito po, no, information. Ikaw lang yung nakaka-receive ng talagang mga impormasyon na mula po sa spirit realm, na hindi po basta-basta natatanggap ng mga normal po na tao. Yan po, deep knowing. Why? Maaring ngayon po na nanonood ka, ang tanong mo bakit, nasa isip mo, ang tinatanong mo bakit, maaring edad mo to, 31 ka na or mag 33, meron po ditong 35 ang edad or mag 35. Kung may tinatanong ko ngayon, may tinatanong ka ngayon sa Divine Universe na bakit, bakit? Bakit sa ilan parang lagi kang nasa dulo, parang lagi kang anytime malalaglag, parang ganun yung pakiramdam po ninyo. Magtiwala ka, hindi ka pababayaan ng Divine Universe. Maring 36 ka na or magti 36 or may malapit sa iyo na pinanganak po ng March 6, meron pong March 3, meron pong June. June 3, June 7. Wow, to be fair, merong 38 na po edad or magti 38. Justice ito. Kung ano man yung mga hindi mo dapat maranasan dahil sa mga kagagawan po ng mga enemies, ng mga haters po ninyo, na talagang pilit na sinasabotahe yung success mo. Ano man po yung mga ginagawa nila ng mga black magic, evil spell, ganyan po.
hex, curse, magkakaroon ka ng justice dyan. So, hayaan mo na ang Divine Universe ang mag-handle sa kanila kasi, ayun o, owl ulit to. Meron talagang pumaprotekta sa'yo na ancestor mo at hindi pumapayag na patuloy lang nilang gawin yan sa'yo kung ano man po yung kasamaan na yan. So, to be fair, ay makukuha mo ang justice. Agad-agad. Hindi na magtatagal yan. Makukuha mo ang justice. Mga dude. Maaring mabalitaan mo rin ito or mapanaginipan mo na yung mga tao na gumawa sa'yo ng hindi maganda ay mararanasan nila kung ano yung nararapat para sa kanila. Kasi sinasabi dito, yung mga naranasan mo, hindi mo dapat maranasan yun eh. Kagagawan yun ng, ang ilan doon ay pagsubok ng Divine Universe test para sa'yo. Pero ang ilan doon na hindi mo na dapat naranasan ng mga toxicity ay kagagawan nila. Para harangin o isabotahe ang iyong success. Yan po. At yun ay hindi hahayaan ng Divine Universe na magpatuloy. So, yung mga hindi mo dapat naranasan ay ibabalik yan sa'yo na mas marami pang success. Yan po. O abundance yan. Healing para sa ilan. To be fair. Kasi kinaya mo kahit na hindi naman talaga yung paghihirap na yan ay kagagawa ng mga tao. Hindi talaga yan kasama sa test ng Divine Universe. Pero wala ka reklamo. Talagang hinarap mo yung mga pagsubok na yan. Dahil nga sa pananalig mo sa Divine Universe na alam mo kahit anong mangyari, kahit nandito ka na sa edge, ay hindi ka pababayaan ng Divine Universe. Dahil dun sa paniniwala mo, sa faith mo, lalo kang bibigyan ng justice ng Divine Universe, lalo kang magiging successful, gagaan ang buhay mo. Yung mga tao na gumawa sa'yo ng hindi maganda, kung sila ang ilalagay sa posisyon mo or sa sitwasyon mo, hindi nila kakayanin. Hindi sila makakatagal kahit nga daw po 5 araw. Hindi nila matatagalan yung hirap na talagang naranasan mo na kinaya mo, nakayanan mo talaga nang walang reklamo. So yung mga gustong umagaw ng success mo, kung ano yung nararanasan nyo daw po na hirap, hindi nila kakayanin. Kaya hindi nila deserve yung maging successful. Kasi konting hirap pa nga lang, hindi na kinakaya ng kanilang isip kasi mental ito. Hindi kinakaya. So maari din po na kung sila ang makakaranas ng mga naranasan mo na hirap o matitinding pagsubok, hindi kakayanin ang isip nila. Magkakaroon sila ng mental disorder, ganyan po, or magkakaroon ng yung makukulong na sila sa ganong mindset na mahihirapan lagi sa buhay, ganyan po. Merong spiritual na sinasabi dito na spiritual jail, parang ganun po. Yung, oo, hindi nga makukulong dito sa physical realm, pero makukulong sa spirit realm. Makukulong ang soul dahil sa kagagawan nila na hindi maganda. Yung ginawa nila sa'yo na hindi maganda. Okay. So, step out of your comfort zone and try something new. Ayan, may mga bago kang gagawin. May mga bago kang gagawin na mas magiging successful ka. Believe in yourself, unleash your inner unicorn. Ayan po. Magical ka. Maari din pong meron po kayo makitang unicorn o butterfly. Sign po yan, mga ate, mga dude, na talagang kayo ay mystical, magical. May mga bagay na nagagawa mo na hindi ka paniniwala. Okay, mahirap paniwalaan ng mga normal na tao. Okay, so mga ate, mga dude, ang ilan po sa inyo, ang iniisip po ng mga tao sa inyo ay may ginagawa ka mga hocus-focus, may ginagawa ka masasamang ritual, pero ang totoo wala. Wala ang ginagawang ganon. Pure magic ka talaga. Diba? Confirmation, pure magic ka.
Ginagawa mo dahil sa pagmamahal, ginagawa mo ng may malinis na puso, yan po, na maganda ang intensyon. Yan po, ultimong mga bituin sa langit ay kakampi mo. Okay. Ang buong mundo, si Mother Gaia, si Mother Earth, ay kakampi mo din. Yung sinasabi dito ay wala talagang makakagawa sa'yo ng masama. Or kung ano mang ginagawa sa'yo ng masama, hindi ito hahayaan ang Divine Universe na magpatuloy. Meron kang justice dyan. So, yun po, sana ay may nakuha po kayo dito, mga dude. Ano man po yung sign po ninyo, zodiac sign, yung gender po ninyo. Kung nakikita mo dito yung mga senyales na ikaw ito, ay napakaganda ng mensahe sa iyo. Okay, successful, ascending ng energy, Phoenix, yan po. Yung Phoenix, hindi basta-basta lumalabas yan. Ito po yung sign na kayo po ay nakaranas talaga ng sobrang hirap na hindi kakayanin ng normal na tao. Lalo na, hindi kakayanin ng isipan nila. Yan po. Hindi kaya ng energy nila. Ikaw lang yung makakagawa kasi pure magic ka. Yan po, mga dude. So, hindi po ito para sa lahat. Piling-pili lang po ang mensahe na ito. Hindi ito mag-manifest. Kahit hanapin mo to, kung hindi para sa itong mensahe na to, hindi mo to matatagpuan. Ito yung sinasabi ng mga ancestors mo. Ang makakahanap lang ng video na to or ng mensahe na ito, divine messages, ay kung sino po yung kailangan talagang makarinig ng mensahe na ito. Okay. So, yun po. Maraming salamat po, mga dude. Ingat po kayo.